Nasa kote ang dalawang nagtangkaraw magbenta ng luxury watches na nakaw umano. Milyong-milyong pisong halaga raw ng mga relo ang tinakay ng mga suspect mula po sa isang seller. Gamit ang checking kalaunay tumalbog. Nakatutok si John Consulta. Tayo po ay naaresto sa paglabagsak sa detention law. May karapatan din manahimik. Sa loob ng isang mall sa San Juan, inaresto ng NBI Cybercrime Division ang babae at lalaking ito. Nagtangka umanong sila magbenta ng dalawang nakaumanong luxury watches na nagkakahalaga ng mayigit 1,000,000 piso. Ayon sa NBI, natangay ng mga scammer ang 6 na luxury watch na may kabuuang halaga na 4.2 million pesos sa isang seller matapos palabasing nakapagbayad na sila kahit hindi pa talaga. Magkikipag-conversation po siya through messenger and then maghihingi po ng proof para mapakita yung watches. Once po masettle na nila, magbibigay po siya ng cheque. Ibibigay na po yung watch dun sa rider. So, hindi po siya makikipagkita personal. Wala pong funds yung ating cheque. Pupunta lang po sa current, naka-floating lang po siya. Depensa ng isa sa mga nahuli. Wala naman talaga kaming kasalanan. Hindi talaga namin alam. Mamatay namin na pag-utusan lang. Hindi pa pala totoong bayad yun. Yung pala ay hindi natin alam na magbabounce pala yun. Naghahanap buhay tayo ng maayos, may mga ganito naman tao. Pa-file natin yung dalawang nahuli natin ng anti-fencing law dahil nahuli natin sila na currently na nagbebenta ng nakaw na mga items. Pagka medyo mababa yan sa normal price, magtaka na po tayo dahil red flag po yan na maaaring galing sa nakaw o sa illegal na bagay. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.